Alright, here we go. Okay, kuya, daan na. Traffic na dito. To go. Ay, nako. So, makikita natin yung sitwasyon ng kalsada, guys, ngayon, no? Medyo parang tulad na rin ng dati. Bumabalik na rin sa normal ng lahat. Oh my God. Tubigan ka, te. Kaya dapat ingat-ingat, no, pag nagmamaneho kayo ng mga bus, sa mga bus driver dyan.
Lalo na pag may tubig. Nako, nakakatama kayo niyan. Makakasira kayo ng araw ng may araw. Natin singitan, malaki yung bus eh. Hirap na. Takbong gwapo lang, no? Grabe naman traffic dito. Mag-alternate tayo. Shortcut. Kasi hindi na shortcut to, yung dami rin traffic din, punyeta. Okay. Meron ba to? Ah, may nagbabaking. Oops. Dito na tayo. Parang ganun din eh. Haba pa ata. Ganun din naman. Alright, magsi-C5 tayo. Sigurado lang. Okay, takbong gwapo lang tayo, guys. Enjoy natin yung ride. Here right now at C5, Taguig.
Diyos ko, grabe yung traffic. Ano ba yan? Medyo traffic na dito guys, no? May build up na. Ano na kasi 6:20 na. Medyo rush hour na to. Kaliwa tayo para ano, medyo maluwag. Oops, Mr. Mixer. Kaliwa na tayo. Oops. Lala move. Ay, nako.
mo yung barrier na yan. Ang katok mo lang yung naisip na yan, diba? Tapos nakababa pa yung mas. Okay, go! Okay, dito tayo sa McKinley Hill. Walang masyadong sasakyan dito. So, may time tayo mag-relax. So guys, no, what I like about this bike, pag naka ano ka, pag naka dual sport ka, ang kagandahan kasi dito, mataas at the same time, hindi ka nag-aalala sa mga ano eh, sa mga humps. So hindi mo na kailangan mag-minor ng sobra pag ano, pag dadaan ka ng humps. Or yung tipong ano ka pa talaga, magbabawas ka pa talaga ng speed mo ng sobra-sobra. Ito hindi na, dahan-dahan. Basta dahan-dahan ka lang. Tsaka medyo stiff lang yung ano niya, yung suspension niya. Nang konti, konti lang naman. Hindi naman sobrang tigas. So, ayun. May pagka-bouncy pa naman ng konti. Kaya hindi naman masakit sa puwet or something, 'di ba? Dito muna tayo. Ang 7-11 pala dito eh. Let's get something to drink. Atras na nga lang natin. Nakakahiya naman eh. Okay na yan.
Lagay ko dun yung... Maganda dito. Okay. Mayroon lang siguro. Let's ride muna. Six 30 to na. Go left. Tapos mag-u-turn tayo dito. Iyon. Yon. So yun nga pala guys, no. Papansin ko lang sa mga ano diyan, sa mga matagal nang nagmamaneho ng manual diyan na motorcycle. Ano, pagdating sa ano natin, sa tawag dito, downshifting natin. Napaka-importante yung ano, no. Napaka-importante yung tinatawag na rev matching. Yung nagbi-blip ka bago ka mag-ano, bago ka mag downshift. Kasi pag di mo ginawa 'yon, ako din nung bago-bago ako nagmamaneho ng ano, nagmamaneho ng manual nung bata pa ako. Medyo problema natin yung downshifting, no, kasi 'yun nga. Bata ka pa, di mo pa alam yung proseso. So, syempre malilito ka sa una. Pero since ganito na tayo, ano na tayo, rider na tayo, so yun lang yung napapansin ko. Magandang pag-usapan yung rev matching, no. Yung rev matching kasi guys, nakakasave yan ng buhay ng gears nyo, eh, ng gears ng sasakyan nyo or ng gears ng motorcycle nyo. Hindi lang to applicable sa motorcycle guys, no.
basta manual transmission yung motor mo or yung sasakyan mo, pwede mong gawin yun, rev matching. So ang rev matching kasi parang ipapartner mo yung ano, ipapartner mo yung RPM nung ano mo, nung motorcycle mo, yung engine mo doon sa ikot mismo ng gears. Kasi pag hindi nagpartner yung dalawa na yon, ang mangyayari yung mga gears na yon magbabanggaan yon. So magkakaiba yung speed. So ang mangyayari diyan, makakarinig ka ng hindi ka nais-nais na tunog na manggagaling sa makakain mo mismo. So para ma-prevent natin yon, kailangan natin mag-rev matching. So iti-testing natin yan mamaya-maya pag maluwag-luwag yung daan. So ako lagi kong ginagawa yun, guys, no, para hindi ka makarinig ng hindi magandang tunog sa makina ng motor mo, yung hindi ka nais-nais na tunog, diba? Ang motor kasi parang babae yan, eh, diba? Pag may hindi maganda, ngangawa yan or mag-iingay yan. So pag may unwanted sounds, ibig sabihin may hindi magandang nangyayari sa engine mo. So you better be watchful sa mga ganong ano, sa mga ganong bagay. Siyempre engine yan, eh. Hindi nyo naman gusto siguro na masisiraan kayo ng gears kasi napakamahal ng gastos pag masiraan ka ng ano, transmission. So dito, tulad nito, guys. Nasa fifth gear na ako ng motor ko. So ayan, magme-menro tayo bago tayo magbaba. Ayan, ipapartner natin yung RPM. Pero pag sa mga ganitong klaseng ano lang, ganitong klaseng speed lang, ganitong klaseng pace lang ng pagpapatakbo mo, hindi naman na gaanong kailangan. So recommended kasi siya, guys, pag nasa high speed ka, galing ka ng high speed and then magda-downshift ka. So yun, highly recommended na mag-rev shift, ano ka, na I mean mag-rev matching ka. Ayos to, may tail light yung bike niya. Medyo traffic. Ano ba yan? Go. It's like that. Like that. Na kuya, una ka na. Takbong gwapo lang tayo, no? Stay gwapo. Takbong gwapo lang. Heritage Park Taguig. So ito yung place kung saan madalas makakita ka ng mga nagjo-jogging, lalo na pag umaga, Sunday morning or ano, afternoon, ganun. Ito na naman tayo, build up na naman, no? Kita mo yung mga red light na yan, yung mga pulang ilaw.
So, isa lang ibig sabihin niyan pag nakakita kayo ng maraming pulang ilaw, traffic. Okay. Singit Gaming na naman tayo. Dahil lang saglit, sir, ha. Pasingit lang. Baka naman. Okay, sir, una ka na. Ganun ang mga gwapo, guys. Nagbibigay. Ba, certified gwapo tayo. Pagbigay ang mga gwapo, no? So, kung gusto mo maging gwapo, maging mapagbigay ka. Ganun lang yan. Lalong-lalo na sa kalsada. Give and take lang naman yan, eh. Pero, huwag mong iisipin na lagi ikaw yung ano, ikaw yung mag-take. Try mo rin na mag-give, di ba? Kumbaga yung lagi yung mindset mo. Mag-give ka muna bago ka mag-take. Yan. Una na pala, no? Lang yan, naka-enduro tayo. We're going left. To the left, to the left. To the left, to the left. Going right.
banking. Ito yung mga gustong-gusto na pumupunta ng Marilake. Yung mga banking na to eh. Diba? Kaya marami na didisgrasya sa inyo eh. Ganda ng clouds. Medyo malamig na ngayon, no? Kanina, grabing init. Medyo madilim na, no? It's almost 7 PM na. So, siguro uwi-uwi na rin tayo. Guwapo yan. Ganun ang batian ng mga guwapo, guys. Okay, padaan muna mga sir. Grabe namang taas ng ilaw na. May barrier ba to? Parang wala. Nag-aangkas na walang barrier.
Actually, para sa akin, okay lang naman yan, guys. Kasi unang-una sa lahat, kung magkasama naman kayo sa bahay, no? Mag-asawa naman kayo, magka-relasyon kayo, magkasama kayo sa isang bahay, tingin ko wala nang sense yan, Hindi na kailangan yung ganyan, Kasi unang-una sa lahat, sa loob naman ng bahay, hindi naman kayo nagmamas. Pangalawa, pag naglalakad kayo, nandito kayo sa labas, pwedeng naka-face mask lang. Tapos, pag magmumotor naman, kailangan na meron ng barrier at the same time, naka-face mask ka pa. Diba? Parang masyado namang ano yun, masyado namang, alam mo yun, exaggerated. Kasi, anong point nun, diba? Pwede kang maglakad ng naka-face mask, pero pag nakamotor ka na, kailangan may barrier. Diba? Parang nakakalito lang . Hindi ko alam kung anong naisip nung nag-isip nun o hindi ba nag-isip yung naka-isip nun. Ano bang tama, guys? Tingin niya. Diba? Parang wala namang kasing sense yung mga ginagawa nila, mga naisip nilang ganyan. Para sa akin lang. Kasi naka-face mask ka. Pag naglalakad ka, naka-face mask ka lang. Pero pag nasa motor ka, kailangan mo nang magkabit ng barrier. 'Di ba? Oh, ayun. May nakita tayo doon. Magkasawa sa bisikleta, magkaangkas. Isa pa pala, guys, no? Yung barrier kasi na yun, nakakadulot ng ano yun, ng air drag. Siguro, yung mga nagsuggest kasi talaga yan, tingin ko hindi naman sila talaga gumagamit ng motorsiklo na ginagamit nila pang araw-araw. Kaya hindi nila naiintindihan yung konsepto or yung mga angal ng mga rider. Bukod sa pangit na, nakakadisgrasya pa yan. Actually, marami na ngayong hindi ko naman masasabing marami, pero enough na yon yung mga cases na ng disgrasya na dahil dyan sa barrier na yan, or kung hindi man siguro dahil dun sa barrier na yon na disgrasya, tapos siguro nakadagdag sa disgrasya yung barrier, nakadulot ng sugat or something sa back ride, diba? Nakakakos kasi ng air drag yan so masasabi ko lang sa mga nakaisip niyan, no? Alamin niyo muna yung salitang air drag or yung aerodynamics, 'di ba? Para maintindihan niyo kung ano yung mga hinanaing ng mga rider natin about sa barrier na 'yan. 'Di ba? Hindi natin maintindihan 'yan unless nandun tayo sa sitwasyon ng mga rider.
medyo nauuhaw na ako ng konti, no? Feeling thirsty, man. So, let's get something to drink. Tapos siguro bago ako umuwi, tambay muna ako saglit sa isang lugar dito na medyo ano, medyo maganda-ganda yung ano, yung view. Tapos uwi na rin ako. Kasi dinner time na rin, eh. Dito may 7-Eleven dito. So ayan, di na tayo uhaw, no? So na tayo dito. Na naman traffic ulit this time, yung ano naman, yung kanang side naman. Wait, may ano ata, guys, may disgrasya ata. Anya ari jan. Mali daw yung ano. Ah, anya. Dapat may rescue. Na ano, na nasage. Hindi, ano, may so pabalik siguro mag-iiba na tayo ng way. Medyo magiging traffic pa diyan ng mga ilang ano, mga ilang minuto pa 'yan.
Mio, Marimar. Sana okay lang yung ano no, yung rider na yun no. So hindi na tayo nakaalam kasi marami naman ng authorities doon. May ambulance na at the same time may mga ano naman na doon, may mga police na doon. So kaya na yan. I'm praying lang no na sana okay lang yung rider. Ay nako. So ito, papahinga muna tayo. That's my bike. So yun lang no, mga gwapo. Kung saan makaya nagra-ride ngayon, mga oras na to. May mga plano kayong mag-ride kung saan man kayo pupunta. Mag-ingat kayo no kung saan man kayo pupunta. At the same time, lagi niyong tatandaan mga kagwapo na teka, patay muna natin yung bike natin. Lagi niyong tatandaan, hindi nasusukat sa bilis ng pagpapatakbo ang talino or ang skill ng isang rider. So, lagi natin tandaan yan. The same time, lagi niyong iisipin na, alam niyo yon, transportation to eh. Hindi naman to something na araw-araw na nangangarera ka or alam mo yon, papasikat ka. Hindi naman ganun ang essence ng pagiging isang tunay na rider eh. So, sa atin, ma-advise ko sa inyo pagdating sa mga ganyang bagay na alam nyo yun, sa mga pagpapatakbo ng motorsiklo, pagka-travel natin araw-araw gamit yung bike natin, ang gawin natin dyan, lagi nyong tatandaan, lagi nyong iisipin na ang finish line natin pag alis natin ng mga kanya-kanyang bahay natin, ang finish line natin yung bahay din natin pa uwi, yung pamilya natin, yun yung pinaka-finish line. So ibig ko lang sabihin dyan, isipin nyo yung mga taong nagmamahal sa inyo pag nagpapatakbo kayo ng motorsiklo. Huwag kayong kaskasero, huwag kayong ganito, ganyan. Basta alam nyo na, huwag kayong kamote. Kasi, alam nyo yun, ang buhay natin isa lang eh. Pag nagkamali tayo, lalong-lalo na sa pagpapatakbo ng motorsiklo, sigurado yan, mabibenga tayo dyan. Kaya ngayon lang mga kagwapo na mag-iingat tayo sa pagpapatakbo natin ng ano, pagpapatakbo natin ng motor. At the same time, mag-pray kayo bago umalis. So wala namang mawawala sa inyo no, kung gagawin niyo yun. So ayun, tingin ko dito ko na muna tatapusin yung vlog natin this day. So it's already 7:15 na. Medyo gutom na rin ako, so going home for dinner na. Kaya tara, mga kagwapo nga pala, no, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ko, lalong-lalo na kung bago ka palang dito. Huwag mong kakalimutang mag-subscribe, hit mo yung bell button, nang sa ganun, no, updated ka sa mga next uploads ko. Ganun na rin, ilike mo yung bawat video na napapanood mo, ma-appreciate ko yan, maraming salamat in advance. At the same time, pag may gusto kong sabihin, may ano ka, may mga suggestion ka or anything na gusto mong mapaabot sa akin, mag-comment ka lang sa comment section sa baba ng video na to. So maraming salamat kagwapo no. Ganun, tatandaan niya lang lagi.
bungwa pa lang tayo. So ito nga pala, Chris from the Ghostman TV, na signing out.